Hapon, sa unang banggaan, nagtuo sina Yuri Gibson at Jomar Pagtoto. Si Yuri ang nakakuha ng mas malaking puntos mula sa inampalan. Pero sa kanilang dibdibang tapatan ni Kai, umakat pa rin ang ating soulful kampiyon. Ikaw pa rin ang ating kampiyon. Alamin kung makakatatlong panalo siya ngayong Biyernes dito sa Tanghalan ng Kampiyon. Isang pagkaganda-gandang umaga sa iyo, magandang binibini. Wow, salamat naman, mga Ginoong Kuya Kim. Binabati po namin lahat ng mga tiktropa. Ngayon po ay araw na o buwan ng wika. Ay, oo. May mga salitang Tagalog na walang translation sa English. Kilabot. Ano pa? Gigil. Ano ang English ng gigil? Gigil, hindi ko alam. Wala, di ba? Kasi wala. Grrr na lang. Grrr. Di ba? Kilig sa pag-abot ng pangarap at gigil na maging kampiyon. Yan ang ipapakita ng mga kalahok ngayong araw dito sa Tanghalan ng Kampiyon! At narito na po ang ating mga kagalang-galang na inampalan. Kapuso OIC Princess and Queendom Diva, Hannah Priscilla. International stage performer, Garrett Bolden. Singer-songwriter and record producer, Daryl Ong. Ang magpapasiklaban ngayong umaga, Raika De Leon. Ian Mansibang. Silang sasabak sa Unang Bangga! So, paano ka ba nahilig sa pagkanta, sa pag-abit? Simula po nung bata ako. Siguro mga 7 years old po ako nag-start kumanta. Tapos ano po, nag-training lang sa bahay. Sino nag-train sa'yo? Si Mami po. Ang anak mo, tinuturuan mo rin ba ng ano? Hindi ko po, mahilig po siyang, yung sa mga YouTube, bata po kasi 6 years old, nasabay-sabay sa YouTube, pero hindi ko po pinipilit. Ah, okay, kung saan niya gusto. Kung ano ba yung gusto niya. Ano nung message mo sa asawa at anak mo? Para sa asawa ko, maraming salamat kasi sinusuportahan mo ako palagi. Sa mga anak ko naman, lahat ang ginagawa ko para sa inyo. Raika De Leon from Batangas. Hi, Raika. Hello po. Ayon. Raika, balita namin na kasama ka sa isang grupo doon sa Santo Tomas, Batangas na mga divas, mga piratera. Opo, Tomasino Divas po yung tawag. May isang event po na ginanap doon sa amin, Santo Tomas. Tapos, apat po kami, tinawag po kaming Tomasino Divas. At isa doon sa apat na yon ay dati nating contestant na si Audrey Malaiba. Kaya, ano kayang meron tubig dyan sa Batangas? Ano? Nagiging biritera mga tao. Tsaka, gagaling nga. Gagaling, tsaka Cebu, Bulacan, yung mga gano'n na. Ay, lipat na kami dyan. Tayo, nagagalingan tayo. Ang tanong, nagagalingan kaya ang ating inampalan? Yes, tignan natin. Raika. Hello po. Wow! Kuya Renz. Wow, Kuya Renz. Kuya Renz. Kuya Renz. Shout out kay Kuya Renz. Kuya, pasag muna ako ha. Ayan. Raika, grabe yung boses mo. Especially yung range mo. Gustong-gusto ko yung falsetto mo dun sa yung sa unang verse, yung we can take the night into tomorrow. Yung sa tomorrow, solid yung falsetto. Ganda-ganda pakinggan. Mas nag-enjoy ako dun sa ano bang tawag dito? Bridge ba to? Do we have the best of times? Yan, yung part na yan, grabe yung mga ginagawa mo. Talagang na-showcase mo yung range mo. Nagustuhan ko rin yung tinodo mo yung Let It End, tas biglang nag-soft ka dun sa Then We Almost. Siguro kung may mako-comment ako, yung distance lang ng mic, kay Kuya Rensen eh. Parang may something dito sa upuan na to. Nagbabago yung... Oo. Mas lumaki yung kay Kuya Rensen, no? Tyrannosaurus Rens. Mas malaki. Ganda. Ganda-ganda. Yun lang, yung distance lang ng mic, minsan lang nagpipik. Especially powerful yung boses mo. Parang naririnig ko na parang nagpipik yung yung levels. So, watch out lang. Pagka alam mong ibibitawan mo siya or bubuga ka, medyo ilayo mo lang ng onte. Yun lang naman yung napansin ko. Sobrang skillful mong singer. Congrats. Thank you so much po. Sobrang skillful na singer. Wow, what a thing to say. Raika, hello. Hello po. Okay. Sa performance mo, napansin ko yung growl. Tamang-tama lang. Kasi may tendency kapag ito talaga ang kinanta, yung gigil nandun eh. Pero yung sa'yo, talagang alam mo kung saan lang dapat ilalagay. Pati yung bali mo, gusto ko yung mga ginawa mong
mga exhibition, ah, mga ganon. For me lang, nakulangan lang ako sa connection, yung feel. Kasi sa tingin ko, sa akin lang naman, correct me if I'm wrong, siguro nag-focus ka masyado sa, ano tawag dito, sa high notes mo, kung ano yung mga ad-libs na gagawin mo. Nakulangan lang ako sa feel. So, yun lang naman, Rika. Thank you po. Hi, Rika. Ayan. Hello po. First of all, ang ganda ng boses mo kasi umpisang verse mo pa lang, umpisa pa lang na stanza, pinakita mo niya sa amin yung pinakita mo na sa amin yung ano eh, yung strength ng boses mo plus yung pag nagshi-shifting ka ng mga falsetto, tas biglang bubuo ulit yung boses mo, which is a very good skill set para sa ganitong klaseng competition. And also, gusto ko rin, i-comment ko rin yung medyo nagkulang nga dun sa emotion lang konti. Kasi we looked into your eyes. We could see how much you want to share the song sa amin. Pero also, I can see na parang merong barrier lang ng kaonte. So, yun lang siguro. More emotion. Kasi feeling ko, mas lalabas pa yung ano eh. Yung, oo. Nag-focus ka lang dun sa technical side ng konti. So, dapat nag-mix yun. So, yeah. Good luck. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Ang kaganda na sinabi ng ating inampalan. Totoo yan. Kaya naman to, Rika, ito na, alamin na natin kung ano ang stars na ibibigay nila sa'yo. Rika, ito ang mga stars na binigay ko sa'yo. Four stars ang binigay ni Hannah. Rika, ito naman ang aking mga stars for you. Four stars ang binigay ni Daryl. May kataas na mga scores mo. Ibibitin muna natin kung ano ang score ni Garrett. Ang susunod nating kalahok, Ian Mansiba. Ano naging ano mo, inspirasyon mo? Bakit mo na-try na sumali? Yung pong ano, asawa ko kasi siya yung push ng push sa akin kahit na laging maraming rejections, ganan. Ano? Na-reject na po ako sa mga isa ding singing competition din. Tapos ay parang sinabihan ako doon na hindi ka magaling na singer. Ganun. Direkta? Dinibig ko po yun. Pero yun din naman po yung nagpalakas sa akin nung nag-mature tama, na ako. Tama, nung nag-mature yung, na po ako. Kung ikaw meron kang sasabihin sa asawa mo na nagtitiwala sa'yo, kausapin mo asawa mo. Mami, yun, salamat sa lahat ng support. Salamat at mahal na mahal kita po. Ian Mansibang from Laguna. Hi, Ian. Hello po. Kamusta ka ngayong araw na to? Okay naman po. Kinabahan o relax lang? Opo. Opo. Nakaig niya, Ian. Dito sa kinanta mo, gaya lang dati, anong hugot mo dyan? Anong inspirasyon mo dyan? Kumbaga po ay... Ano, gaya lang dati, ganun pa rin yung aking ano, nararamdaman po. Ay. Parang ganun. Alalim. Ano ba nararamdaman mo? Gaya lang dati. Ano ba sabi ng gaya doktor? Gaya mo lang dati. Walang doktor mo ba? Ah, okay. Wala naman siya sakit. Okay, ala ko ano eh. Basta may hugot ka. May hugot. Kaya, tignan natin. May hugotin kaya ang ating mga inampalan. Hi, Ian. Hello po. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, itong isa to sa favorite songs ko ni Sir Gary V. Kung hindi ako nagkakamali, ang perspective nito is si God, kinakausap niya yung person na parang dati proud na proud ka sa akin. Ano nangyari? Pero, may response din siya at the end na mula ngayon babalik ako sa iyo. So yun din yung actually inaantay kong maramdaman dun sa interpretation mo, which I'm not sure kung aware ka dun sa story nung song. That's why it's very important na bago natin kinakanta yung isang kanta, iniintindi natin yung meaning. Nakakatulong din kasi yun para ma-memorize natin yung lyrics. So napansin naman namin kanina na medyo nakalimutan mo yung isang line dito sa umpisa, pero okay pa rin na itinuloy mo pa rin yung laban. Yun din naman yung importante dun eh. Pwede kang magkamali, pero tuloy ka pa rin. Siguro, mapasabi ko yung boses mo, gusto ko siya makapal, yung quality ng voice mo. Na-feel ko lang din na medyo na-rattle ka na nung nagkamali ka. Parang medyo nagmamadali ka nang tapusin yung song. Alam ko yung ganyang feeling, yung panagkamali ka, parang gusto mo nang tapusin yung kanta kasi gusto mo nang mag-contemplate dun sa pagkakamali mo. Pero still, bilib pa rin ako sa'yo dahil talagang naramdaman ko rin naman na inilaban mo pa rin. So, next time lang,
ang tip ko lang is aralin natin yung meaning ng song para mas tumatak sa atin yung lyrics ng song at hindi natin malimutan yung lyrics. Congrats. Ayun. Hello, Ian. Hello po. Saktong-sakto yung sabi ni Sir Darren. Naisip ko yun kanina eh. Na Maka-sir ka naman. Ga-sir, Gary. Sir, syempre ikaw. Nandiyan din ka sa gina, di ba? Ikaw si Sir, ano, Sir Renz. Darrenz. Darrenz. Ayan. Kasi noon, based on experience, pag inaaral namin yung kanta, agad-agad, medyo nakakalimutan namin alamin yung kwento. And napansin kong ano nagkamali ka kanina, eh parang nagsara ka na eh. Nagsara na yung pagkwento mo ng song. And one factor din na para ma-memorize natin or may kwento natin mabuti yung kanta is we know kung ano yung message ng song. Pero ang favorite ko talaga sa boses mo, yung pagbigla kang humina. From malakas niyong boses, yung parang full na voices, pagbigla kang humihina. Napaka-tender. Sana lang nagamit mo pa sa pagkwento ng song. So anyways, good luck. Ian, okay. Hello po. Since nasabi na nilang dalawa yung mga napansin ko rin, eto, konti na lang, dagdag lang dun sa mga naunang comment. Yung pag-switch mo from natural voice to falsetto, medyo hindi siya ganun ka-pulido. So, mas i-practice mo pa, ma-improve mo pa yung part na yun. Tapos, isa pa is yung paghawak mo ng mic, na lagi din sinasabi ng mga inampalan dito na iwasan natin itong part na to ng mic, itong metal part. Kasi nag-iiba talaga ang tunog. And also, napansin ko na super lapit na rin ng mic sa bibig mo. So, next time, medyo distansya lang. Kasi malakas yung boses mo eh. Buong-buo yung boses mo. So, yun lang. Konti lang. And then, yun lang. Falsetto and sa mic. Yun lang. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Ito, alamin na natin kung ilang mga bituin ang ibibigay nila sa'yo. Ian, ito ang mga bituin ko para sa'yo. Tatlong bituin ang binigay ni Hannah. Ian, ito naman ang aking stars for you. Stars ang binigay ni Daryl. Mamaya na po natin ipapakita ang scores ni Garrett. So far po, si Raika po ay meron pong 8 stars at si Ian naman ay meron pong 6 stars. Tigtropa, baka ikaw na ang susunod na kampiyon ng tanghalan. Kaya mag-audition na. Kung papano, please watch this. Sa pinakabagong season ng Tanghalan ng Kampiyon, tuloy-tuloy ang pagbida natin sa mga Pilipinong may pusong kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 50 years old, palaban sa kantahan at may pusong kampiyon, sugod na sa aming weekly auditions every Wednesday and Thursday, 3 to 5 p.m. sa GMA Studio 6. Go na, mga tigtropa! Mag-audition na para sa Tanghalan ng Kampiyon, Season 2. Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network Official YouTube channel.